Meron ngang naririnig na mga boses itong ating bidang lalaki na nagngangalang Steve. Akala ni Steve sa loob ng mga walls nang gagaling yung boses. So nagtataka siya, ginising niya sa Stacy. Sabi niya, Stacy, may mga naririnig akong boses galing sa walls. And then, sabi ni Stacy, hindi yan galing sa walls. Sabi naman ni Steve, what? Anong hindi galing sa walls? Then saan galing? Sabi ni Stacy, dito oh, sa pikikay ko. Wonderful, welcome to Solo YouTube. My name is Gerald. Welcome to another video, a renegade. Tonight, mga kababayan, we are going to talk about vaginas. But it's not just your ordinary vagina, mga kababayan, because it's a haunted vagina. So today, this is going to be a new reading vlog. At ito, this is a very spontaneous reading vlog kasi ngayon ko lang ito napag-desisyonan. Sasamahan niyo ako sa adventure na pagbabasa sa librong ito, The Haunted Vagina by Carlton Malick III. Very self-explanatory na po siya sa title, no? So in this story, we're going to follow our main character, Steve, na merong jowa, na merong haunted na pikikay. What? Yung pikikay niya is a portal to the underworld. Tinalo pa ang aparador ng Narnia, mga kababayan. Pero may sleeping community yung pikikay ng jowa niya. At makonsulta nga ni Steve yung jowa niya about that, sabi nitong jowa niya na haunted nga ang kanyang pikikay. At hindi siya natatakot na haunted ang pikikay niya. Parang natutuwa pa siya. Parang proud pa siya, gano'n. Merong isang bangkay ang lumabas sa pikikay ng jowa niya. Paano yun? Ang laki nun, girl. So, hindi na-challenge siya kanya yung panganganak, ganun. Ibig sabihin ba, ang mga baby ay galing sa underworld? At yun na nga, sa pagkakataon na yun, magpapersuade si Steve na pumasok sa pikikay ni jowa niya para i-explore ang world ng underworld. It will be a very, very strange adventure for all of us, mga kababayan. So, ayoko ba to? It's just a short book, so let's just go ahead and start it. Go. Hello. Okay, so I am now about to start the book. Surface pangalang ng pikikay, parang nasusukan na ako. Tapos we are going to dive deeper sa loob. Oh my god. Kailangan ko ng espiritu ng saging ngayon. Nagdala ko ng saging para kalabanin ang babasahin natin, ang setting ng babasahin natin. Banana, pray for us. Kailangan ko ng lakas galing sa saging na ito. Okay. Pagbabasa na ako sa tulong ng saging na ito. Tara na, let's go. Okay, so I'm done with chapter 1 and I wanna dive into this book with an open mind. Ayoko siyang husgahan dahil lang sa title niya or dahil lang sa synopsis niya or everything. First chapter, may eksena na pinakinggan niya o nilapit niya ang kanyang tenga sa pikikay nitong si Stacy na ating bida na may haunted vagina. Alam niyo kung paano niya dinescribe yun? Sabi niya dito, it was like listening to the ocean in a hairy flesh seashell. I need to cleanse my mind with the banana. Imagine, Steve! First chapter in the story, and I can say that the writing style is simple and easy to understand. Madali siyang basahin. And let's just go ahead and continue. And whenever I have something to tell you or something gusto kong sabihin, I will go ahead and tell you. But I'm not gonna lie, I'm kinda interested in this book na nabasa ko. Sobrang na-interested ako na parang, that's weird. And sometimes I like weird, so I will go ahead and go back to reading. I need the banana energy. Okay, ready na ulit ako. Okay, kaya ko na to. Let's do this! Hello, Editing Gerald here. Okay, so, napansin ko na yung mga clips ko pala ay hindi ganun ko kompleto at hindi rin ako masyadong nagbigay ng opinion ko dito sa next clips. Ang nangyari is kinuwento ko sa inyo kung ano yung nangyari dito sa The Haunted Vagina. So, kung ayaw niyang basahin yung libro, wala kayong way para basahin yung libro, just listen to me while I am telling you what happened to the book. Naging storytelling siya, mga sis bomba. Sorry, hindi ko ini-expect. Akala ko na-review ko siya pero wala rin kasi akong masabi dito sa libro na to. So, kinuwento ko na lang. If you want to know what happened to the book or kung ano naging adventure ni Steve sa pagsuot niya dito sa haunted na vagina ni Stacy. Keep on watching! I hate this video. Hello! Okay, so, we need to stay hydrated, mga kababayan. And I need this liquid in my body.
Okay, so before we start, nalaman ko na this kind of stories are being called as bizarro from the word bizarre, kasi nga yung mga topic nila o yung mga nag-focus sila sa mga topic na very bizarre. Bizarre naman talaga dahil hindi naman kasi common sa libro na merong papasok sa pikikay para ma-explore yung underworld. So, bizarro. Okay, so what really interests me in this book is a synopsis. Nakita ko to sa Twitter and sabi ko, this is really interesting, bitch. So, I decided to go ahead and search for an ebook and here we are. Let's start with the discussion. Unang chapter pa lang ng libro, na-discuss na agad na meron ngang naririnig na mga boses itong ating bidang lalaki na nagngangalang Steve. Akala ni Steve sa loob ng mga walls nang gagaling yung boses, so nagtataka siya, ginising niya sa Stacy. Sabi niya, Stacy, may mga naririnig akong boses galing sa walls. And then, sabi ni Stacy, hindi yan galing sa walls. Sabi naman ni Steve, what? Anong hindi galing sa walls? Then saan galing? Sabi ni Stacy, dito oh, sa pikikay ko. As a normal human being, naloka po itong si Steve. Sabi niya, are you joking? Sabi ni Stacy, no, I'm not joking. Go ahead, listen to it. Pinakinig niya ang kanyang pikikay. Ang nangyayari pala is, bata pa lang siya, may lumalabas sa doon sa pikikay niya na akala niya is multo na naging imaginary friend niya. Bago mag-umaga is pumapasok ulit. So akala niya, imagination niya lang ang lahat ng yun, pero nagkakamali siya bakla dahil totoo ang lahat. Kaloka. Dumating pa sa point na pumipila yung mga tao para bayaran si Stacy at pakinggan yung pikikay. Kasi nga daw, kakaiba. Next thing that we know, itong si Stacy at si Steve ay nag... Pero hindi ganito. Ganito. Yung number 69. So, naloka itong si Steve kasi habang kumakain siya ng tahong, may nararamdaman siyang gumagalaw sa tiyan ni Stacy. Sabi niya, oh my god, parang may gumagalaw. Pero dahil si Stacy din naman ay ganang-gana rin naman talaga kumain ng saging. Itong si Steve, hindi niya alam kung ano bang iisip ko itong gumagalaw sa tiyan ni Stacy o ang pagkain niya sa saging. Si bakla, sabi niya, fuck it. Dito na lang ako magpo-focus sa sensation. Hinalingan niya na lang ang pagkain ng tahong. Kahit na unti-unting lumalaki ang tiyan ni Stacy, hindi yun inindan ni Steve. Dahil busy silang magkainan ng saging at ng tahong. Ah, mukbang pala to. My God. Nagulat na lang sila dahil ang tiyan ni Stacy ay kasing laki na ng mga 9 months pregnant na babae. At ito, nakakaloka. May lumabas na kamay sa pikikay ni Stacy. Gumanon, girl, oh. Parang, gumanon, girl! Naging dalawa ang kamay na lumabas sa pikikay ni Stacy at humawak sa legs at unti-unting lumalabas. Nabubulok na bangkay ang lumabas sa pikikay ni Stacy. Fuck. It's kind of weird and it's also kind of funny, weird, funny, bizarre. Nung kamay pa lang yung lumalabas si Stacy, parang, oh my god, may kamay. And then, nung nagkaroon ng ulo at yung half na ng katawan ang lumalabas, bitch, nagpanic si Stacy. Sabi, my god, may bangkay. And then, girl, nahihila na siya. Girl, lalaki si Steve is pinatay niya ang bangkay. Pwede bang patayin ang bangkay? I don't know. Pero gumagapang subuhay pa siya, so tama nga, baka pinatay nga. Kumuha siya ng basis, pinatay, patay niya. Ganun, From this, naging ganyan ulit yata. Parang walang nangyari, wala daw pain na naramdaman or anything. Nagkaroon ng idea si Stacy na parang, ano kaya itong nasa loob ng aking pikikay? So, nagkaroon sila ng crazy idea na kailangan ni Steve na i-explore ang kanyang loob. Sabi ni Steve, oh my god, bakit ako? Nakakatuwa naman na it's a bizarre book, pero itong Steve is nag-iisip pa rin siya as a normal person kasi naisip niya, oh my god, bakit ako papasok dyan, bitch? Si Stacy is mapili talaga and bilang mahal na mahal ni Steve itong si Stacy, wala siyang nagawa kundi sumunod. In-stretch ni Stacy ang kanyang pikikay at sobrang nag-stretch daw ito na parang goma, ganun. Pero may mga muscles pa nakapalibot. So, kailangan pa niyang i-ganun. So, parang siyang papasok sa fleshy kuweba, ganun. Ang nakakaloka pa is nahirapan silang ipasok si Steve. Kasi nga naman, girl, buong tao na yan, girl. Sanggol nga nahirapan ilabas, pero buong tao ipasok mo. Nung halfway na itong si Steve nakapasok, tumayo itong si Stacy at inupuan niya si Steve. Para mapasok siya. Hindi ko na kinakaya to. Okay, to make this short, nakapasok nga si Steve and nalaman niya na ito palang butas sa pikikay ay nasa itaas ng cliff. Nakita niya na meron ngang mundo doon sa loob ng pikikay ni Stacy. Si Steve ay nag-struggle sa paglabas. Nung paglabas niya, sis Vomva, may harang ang
kanyang labasan. Yun pala, si Stacy ay nagdadrive ng kotse at si Stacy ay nakasuot ng pantalon. So, ini-imagine ko pa lang kung paano lumabas at naglakad itong si Stacy pagpunta sa bahay nila. Sobrang weird. Nalaman natin, paglabas ni Steve, ganito pala ang nangyayari, kaya siya nakapasok. Pumasok siya as a whole but not as his size. So, nangyayari is pagpasok niya sa pikikin ni Stacy, siya ay lumiliit ng lumiliit ng lumiliit hanggang sa nakapasok siya sa loob. So, napagkasunduan nila, napilitan naman ni Stacy na pumasok si Steve sa loob na kanyang pikikay, but this time, bumili na sila ng mga proper equipment, meron na silang walkie-talkie, marami na silang lubricant, may mga jacket at bag na rin para talaga mag-a-adventure siya. The kind of adventure na ayokong samahan at puntahan at wala akong interest na itry because, bitch, I can't. This time, handa na sila sa lahat ng mga pwede mangyari dahil ang plano nila ngayon ay mag-explore deeper into this world. So, Steve, kahit na ayaw niya ulit, napilitan siya bis nga sa pagmamahal niya kay Stacy. As Steve goes deeper into the world, na-introduce tayo ngayon sa mundo na meron sa loob ng pikikay ni Stacy. Let's just call it Pikikay Wonderland. May mga bahay din, but some of the houses are distorted, parang bakal na natunaw. Then, we discover another characters na nagangalang Fig, parang anime. Alam mo yung mga anime sa mga ads? Yung mga voluptuous sa parang Goman. Yun pala yung imaginary childhood friend nitong si Stacy. Sinama siya nito ni Fig sa tirahan ng iba pang mga katulad niyang nila lang. So, nung inintroduce yung mga kakaibang nila lang ngayon, they are partner-partner and they are the same in terms of the itsura. Nung dinescribe siya, para akong nanonood ng Adventure Time. Yung talaga yung visualize ko. And then, nung tinanong ni Steve kung ano yung mga nangyari doon sa mga bahay, ang sinabi lang ni Fig is that is cancer. So, yun lang yung sinabi. And then, nung nagplano na itong si Steve na bumalik dahil kailangan niya bumalik, hindi na siya pinayagan ni Fig and kinulong siya ni Fig. And as time goes by, naging katulad na rin siya ni Fig. Paano? Ito pala mga katulad ni Fig ay wala silang mga spine. Ang nangyayari is, once they are that kind of itsura, mabubukas yung skin nila sa likod na parang zipper and lalabas yung spine nila at magkakaroon ng sariling buhay yung spine nila. Itong spine ni Steve is ginawa niyang parang aso. Na-introduce din tayo dito sa mga may mga skeleton doon sa mundo ni na Fig. Yung mga skeleton na mababait and skeleton na masasama. Yung mga masasama is nakakulong sila sa parang bangin na hindi sila makakit and anything. Samtalang yung mga skeleton naman na mababait is sumusunod kay Fig na parang mga sundalo or army. So ngayon si Steve ay hindi na makaalis doon sa loob ng mundo, lumipas sa mga taon, siya ay naging asawa na ni Fig. And then one time, may paggalaw ng lupa. Tumingin sila doon sa butas na pinanggalingan ni Steve. And may fountain ng puti na lumabas doon. Which is, alam niyo na kung ano. Come. Nalungkot ng bongga si Steve kasi nga na-realize niya na ito pa lang si Stacy ay nagpa-schematic eclo burn sa iba. At ngayon, nabuntis na nga itong si Stacy. And then after that, nalaman natin na si Steve pala ay hindi pinapayagan ni Stacy maka-schematic eclo burn nang walang protection. So ngayon, naisip ni Steve, oh my god, hindi niya ako totoong mahal dahil ayaw niya na makipag-schematic sa akin na walang protection. Pero ngayon, wala na ako. Bigla siya nakipag-schematic sa iba nang walang protection. So ano ba talaga ang nangyari? Malungkot ba siya na wala ako? O masaya siya dahil wala na ako sa buhay niya, something like that. Pero hindi na siya nakaramdam ng pain masyado kasi masaya na siya ngayon sa buhay kasama si Fig. At nalaman din natin na lilipat pala tong si Fig at ang kanyang mga species doon sa baby ni Stacy. Palipat-lipat sila. Galing siya sa nanay ni Stacy, nalipat kay Stacy, ngayon nalilipat siya sa anak ni Stacy. Something like that. All in all, I can say that this is gross and this is very weird, bizarre, funny, but it is entertaining as well. I want to entertain ako sa kung paano yung magiging adventure ni Steve sa loob ng Pikikay Wonderland. Star rating, yeah. 2 stars. Wait, 2 stars ba? Nakakaya, pero nag-enjoy ako and parang gusto ko pang magbasa ng iba pang gawa ni Carlton Melick. You know, just for fun, just for entertainment, for the bizarreness. Yeah, I will bump it to 3 stars. Okay, nag-enjoy ako. Nakakaya kami nun, but yes, I was entertained. So I guess that is it for today's video. Thank you so much na nagbigay sa akin ng ebook ng The Haunted Vagina because dahil sa'yo nabasa ko tong story nito. Thank you so much. Maasahan ka talaga. Thank you. Thank you so much for watching. And if you enjoy, please give this a thumbs up. Don't forget to subscribe for more bookish content like this. Kung gusto mo makita yung mga pagkakalat ko sa Twitter, just follow me on my Twitter, Gerald is my name. Kung gusto mo makasali sa mga pakulo ko sa videos, just follow me on my Bookstagram, Gerald the Bookworm. You can also add me on my Facebook, Gerald Grueso. Just message me na galing ko sa BookTube para ma-accept ko kayo. Be safe and be kind. Always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Bye.